Jeez, vlogger ka na? Ha? Hello. Hi, Jeez. Game. Hello mga ka-Gem&Nai! So ngayon, i-vlog namin kung paano kami nag-arrive sa logo namin. Yeah. So, i-share namin sa inyo yung mga naisip namin kung bakit kami gumawa ng logo and kung sino ang gumawa ng logo namin. Siguro kasi, nakita nyo na yung logo namin sa simula ng vlog. Yung intro, yun na yung pinaka-logo ng vlog namin. Oh, yun. Ang nakaisip na gumawa ng logo is si Ian. Siyempre siya ang visual artist sa aming dalawa. Ako, kahit ano, maganda na sa akin. Yung mga pictures namin na edits niya, maganda na siyang pang skin ng YouTube channel namin or pang intro. Pero siya, nakaisip siya ng iba pa. Yun nga, magandang logo para sa aming dalawa. So, customized yun. Since so yun, para sa channel namin talaga. Paano nga ba kami nag-arrive sa logo na to? Sino ang nakaisip? Sino ang brainchild ng logo namin? Siyempre, hindi ako yun. Si Ian yun. O, bakit mo naisip yung logo natin? Una. First. Nag-isip muna ako ng concept. Concept kung paano namin gagawin yung logo. Anong itsura, kung anong style, kung text. Or without me knowing. So hindi ko alam. Hindi ko alam na gusto niyang gumawa or kung gusto niya sabi niya mang gusto niya, hindi ko alam na ginagawa niya na or iniisip niya na kung paano. Basta sabi niya lang gusto niya ng logo para sa amin. Kasi kung napapansin niyo before yung channel namin MI lang yung nakalagay na ano daw doon, parang watermark, or logo, MI. Tapos yung something. Nag-open kami ng FB page, MI lang din nakalagay. So Meg and Ian. Kaya gusto niya ng logo para unique para sa aming dalawa lang. So, ang ginawa niya... Ayan. So, nag-search ako sa Facebook, sa GAP Philippines. GAP, Graphic Artists Philippines. Member na ako dun sa group na yun since sobrang tagal na, more than 5 years, 7 years. Siguro nandun yung mga artists, no? Iba't iba. Puro group of artists, madami dun, sobra. So, nag-post ako dun for... Looking for logo artist, yes, na pwedeng gumawa ng logo namin. Logo namin. Nag-post ako kasama yung concept. Ayan, papakita ko yung screenshot. So yan. Tapos yun. Ang daming nag-message, ang daming nag-offer, daming nagpakita ng designs nila. So lahat naman maganda. Lahat maganda. Pero syempre, since nagsisimula pa lang kami, pipiliin namin kung sino din talaga yung nagsisimula din pa lang. So yun, yung portfolio niya, maganda din. And gusto namin siyang matulungan na makapag-start, so tinry namin yung service niya. Yun na nga. So, at sobrang sulit kasi ang daling kausap, very responsive siya, and very polite, mabait. Hindi ko alam pala na may kausap na si Ian that time. Tapos, nung medyo chinek ko lang yung phone niya, doon ko lang nakita yung mga sinend sa kanyang samples. Samples na, and nagulat ako kasi sobrang ganda. Sabi ko, Wait lang. Ang ginawa pala ni Ian, nahuli ko siya, na nagsisend siya ng pictures namin. Oo. Dun sa artist. Sinesend niya dun sa PC. Palabas kami nun eh. Paalis kami. Sabi ko, bakit yung mga pictures natin naka-open? Yung mga proposal, bagyo pictures, lahat ng mga photoshoot namin. Tapos yun pala, sinesend niya. And nung sinend na nung babae, nung artist yung design, ang ganda nung face naming dalawa. Kung mapapansin niyo, yun na yung first. Tapos may ginawa pa ulit siya na isa pa. Pakita mo lang. Papakita so ito yun, yung isa pa. Then,
Sabi ko gusto ko kasi medyo pango ako. Ba't ganun pango ako? Pero si Ian matangos ilong. Pero at least ka ako, totoo na Ian talaga yung face namin. Actually, akala ko, ano siya, caricature. Siyempre tayo, hindi naman tayo ganun ka galing sa arts. Alam nung natin yung mukhang nilagyan ng mga sexy at saka macho na katawan. So yun ang alam ko. Iba pala to. Oo, mas maganda. Ito ay... Pinag-isipan talaga yung... Vector? Parang cartoon. Cartoon style na logo namin. Ayan. Para maganda tignan. Kaming dalawa. Una, bale yung nangyari dito. Dalawa lang kami. Almost finish na. Finish na yung logo. Nasa picture. Tapos biglang naalala namin. Wala si Cheese! Eh, yung kulay. Nung time na yun, nirarush na namin yung pag-print kasi ilalunch na rin namin yung products namin. So, yung una, products na isip din namin. So, first, yung logo for channel, YouTube channel namin. And sa ganda ng logo, tapos gusto din namin mag-launch ng products, naisipan naman ni Ian na palagyan na ng parang banner creations. Sa baba. Gem&Nai Creations! Yun yung so, Gem&Nai Creations. So, si Gem&Nai Creations. So, ang ginawa ni artist, ni Miss Artist, no? Ang galing niya talaga. Ang ginawa niya is Gem&Nai for our YouTube channel and Gem&Nai Creations para sa aming mga products. Small business na, small online business namin. Small para, online business na first day today, launching. So, meron ng mga order. Thank you sa inyo. Yeah. Hindi kayo magsisisi. And sobrang thankful kami na maraming tumutulong sa amin. Oh. Pati si... Kailan mo natin sabihin yung name ni, ano, natin? Ng ating, the... Si PJ. So, PJ. PJ ang kanyang initial. So, after this vlog, ipopost namin ang kanyang Facebook account. Meron din siyang Facebook page. And nandun, ini-stream niya online. Ni-live stream niya kung paano niya ginawa yung aming... Logo. Caricature tawag ko. Vector daw. Cartoonized. Pero yan. So kung gusto niyo magpagawa, PM niyo na lang si PM niya si Phil Jandrae. Phil Jandrae Meneses. Yes. Check yung mga nagtanong sa akin, nag-PM sa akin, akala nila si Ian ang gumawa, how much daw. Pero hindi namin agad hindi kami agad nag-thank you kay PJ nung pagka post namin ng logo kasi gusto nga namin gawing vlog para ma-shoutout siya. So, yan. Ito rin yung price niya. Bale, nagsisimula rin kasi si PJ noon, si Phil. Nagsisimula pa lang siya. Bale, ako lang yung pinaka-first client niya na hindi niya kakilala. So, nagbigay siya ng rate, yung samples niya. Samples pa lang gusto ko na bago po ko pa nalaman yung rate niya. Parang gusto ko nang kunin yung siya na artist. Pero akala ko lalaki siya. Sir. Sir ako ng sir hanggang siya, si love na lang yung nakapansin na babae. Binalikan ko yung mga messages. Actually, ang daming ginawa din ni Phil. Phil Jandrae bago kami nag-arrive dito sa final concept namin, kung makikita nyo. Meron yung banner, yung font, yung nakahawak kami sa camera, may mga baking tools. So, only edit. Sobrang dali niyang kausap. Kaya, talagang i-shoutout namin siya. And very thankful kami sa kanya kasi yung gusto namin na concept, nagawa niya. And syempre, mag-shoutout din tayo sa gumawa ng product labels namin. Gumawa ng product labels namin? Siyempre, ang aking minamahal na fiancé. So, siya yung gumawa ng aming product labels. Habang ako nagbe-bake, siya ginagawa niya kung ano ingredients. Net weight. Siyempre, kailangan alam niyo yon. Kompleto. Kompleto yung details.
Parang may maganda. Gusto, kung gusto nyo malaman Adaptable. Kung anong composition ng mga products namin, nakalagay na agad sa aming labels. So, yan. So, ano pa? Ang ating printing. Oo, yun. Rinash rin talaga namin. Yeah. Naganap kami ng Printshop, ng logo talaga. Yung pinaka-main yung logo. Shoutout din sa aming, sa nag-print sa aming sticker. Oo. Metro Vision. Pero dito sa La Union. Dito sa San Fernando, La Union. So, nag-transfer lang kami sa kanya online payment. Then, pinrint niya. Then, in-inform niya kami. Kasi yung farm ni na Ian, medyo malayo sa city. So, hindi namin kayang dalhin dun yung mismong mga files and mabayaran. So, ang ginawa na lang is online transfer. Then, in-email, pinrint nila. Then, for pick-up na lang. And, very satisfied kami kasi ang ganda niya. Ano to, love? Yung sticker? UV print siya na waterproof. Yes, UV print. Maganda yung So, yung mga gustong mag-business, yung mga gustong gumawa ng product labels, ng logo, pwede niyong i-contact si Phil Jandrae Meneses. Logo. Yung link niya, yun, ipopost namin nandito, dito. Nandito sa end ng vlog namin yung link niya. And si Ian, kung gusto niyo humingi ng tips sa kanya kung paano gumawa ng product labels. Medyo busy kami sa paggawa ng chili garlic oil. Oh. Then si Crinkles namin is by order. And si Banana Bread. So, yeah. Thank you sa lahat ng nag-like ng page namin, sa lahat na nag-subscribe sa aming YouTube channel. And kung nagustuhan niyo yung logo namin, please like our vlog. And please follow Miss Phil Jandrae Meneses. Yes. Yeah. Thank you, mga ka-Gem&Nai. Mapait siyang kausap. Ngayon, medyo... Busy siya. Busy. Pero, actually, ganito pa. Try nyo lang yung message. Baka makahapol kayo. Ganda. Magaling. Sobra. Ganito pa pala. Sa akin, perfect na. Ang ganda, love. Ang ganda. Love, okay na to. Tapos si Ian, may iba pa pong banner. Yung font. Parang hindi ko gusto, parang gusto ko ganito pa. Eh, nakita ko sa live stream ni PJ na gusto niya nang tapusin yung logo kasi marami pa siyang mga naka-next in line na ano, na projects. Sabi ko lang, nakakaawa naman tong bata. Ang dami mong demands. Pero si PJ, talaga kung ano yung gusto namin, pinicturean pa ni Ian tong camera namin para dun sa hawak na camera with mic. Pinicturean si Chase para makasama si Chase. Tapos, wala kaming binigay na deadline sa kanya. Pero inuna niya kami. Kahit walang deadline. Oh. Kaya naman, talagang very thankful kami sa kanya. Yun, i-follow niyo siya. Kung gusto niyo ng business logo, mga channel logo, talaga nire-recommend namin siya sa inyo lahat. So, yun. Okay. So, yun. Yun na. Thank you, mga Gem&Nai. Thank you. Bye.